Ikukwento ko lang sa inyo kung paano siya, kung paano siya nagpaalam sa akin. Very surreal yung moment when Miggy Boy decided na magpaalam sa akin. Nandito ako sa kwarto ko nun. Nakaupo ako dito. Ito, eksaktong kinaupuan ko. Tapos pumasok siya ng pintuan. Tinulak niya. Lagi niyang ginagawa yun. Tutulak niya yung snout niya. Yung pintuan, hindi naman nakalaki. Tapos, titingin siya sa'yo pag nakita mo siyang parating. Pinapal ko yung vlog ni Kara, yung latest niya. Kasama si Ira. So, paumbisa pala ako nung kaka-play ko lang. Loading pa kayata eh. Tapos tinulak niya yung pintuan ng snout niya. And then, sabi ko sa kanya. Kasi I talk to my dogs. I don't know kung may mga fur parent dito na ginagawa to. I talk to my dogs like human beings. So sabi ko sa kanya, pagtulak niya nung pintuan ng snout niya. Sabi ko, himala ko yung Miggy Boy dito kayata. And then he smiled. Si Miggy Boy po kasi, he smiles eh. Hindi ko alam kung ngiti talaga siya or ini-interpret ko lang bilang naka-smile siya. You make believe na naka-smile yung aso. But I think he smiled. No? Tapos pagbaling ko sa TV, naglakad na siya palapit sa akin. Sumikot siya. Lagi niyang ginagawa yun. Guard position kasi yun eh. The dog will sit facing away from you kasi babantayin nila yung danger. So naupo siya. Regular niyang ginagawa yun. Ganun lang ginawa niya. Tapos pinagdikit yung dalawang paa niya, sinalampak niya yung ulo niya. And then, quiet na. Less than 5 minutes, kinakalapit ako ni Mushroom kasi meron akong jar of treats sa kwarto ko lagi. Kinakalabit niya ako. So, lagi yan, pag si Mushroom nandito sa kwarto ko, pag kinakalabit niya ako, alam ko, ang interpretation ko ay nanghihingi siya ng treats. So, hindi ko alam kung nanghihingi siya ng treats o gusto niya sabihin sa akin that something happened sa kanyang Kuya Miggy Boy. Pero ang interpretation ko, dahil feeling ko naman, nanghihingi siya ng treats. Ang una kong bibigyan, kasi ganun kasi kapag marami kang aso, hierarchy. Ang una kong bibigyan yung mas matanda. So nung bibigyan ko dapat si Mushroom, inuna kong tawagin si Miggy Boy. Nilapit ko yung treat sa akin, tapos sabi ko, Miggy Boy, halika nga muna rito, payakap. So I was, kasi feeling ko after ko siyang yakapin, kasi madalas kong gawin yan sa kanila eh. Bibigyan ko siya ng treats, tapos si Mushroom na. Nagulat ako, nagtaka ako kasi walang tengang gumala, walang buntot na nag-wiggle. Normally, laging ganun eh. Marami akong asong tamad pag tinawag mo, hindi lalapit. Pero makikita mo, gagalaw yung buntot, gagalaw yung tenga, walang gumalaw. So, abot ko yung ano niya, hind legs niya. Inangat kong ganun. Pinapik ko. Ano lang, bahagya lang. So, dead weight. Pag-angat kong ganun, bumagsak lang. Kinabahan na po ako. That's it, kinabahan ako. The first thing I did, I turned on the lights kasi madilim ganito yun nun. I turned on the lights, nagsando ako kasi wala akong damit. Nagsando ako, tapos binuhat ko siya. No? Kasi kaya ako nagsando kasi tatakbo siya sa ospital. Binuhat ko po siya, nakapupo na siya. Bigla siya nagpupo sa habang paangat ko siya kanya. So, I have friends who died na yun ang laging last sign na yun na yun. Pag napupo ka na, sakit ako, may bula yung bibig niya. So what I did, nilinis ko yung pupo niya. Quickly, no? This happened very rapid. And then, dinala ko siya dito sa corner. Ito po yung corner kung saan siya namatay. That corner. Dinala ko siya sa corner na yan. Naglatag ako ng towel. Nilapag ko siya. And then, at that point, alam ko na that's it. So, I held him. I kissed him several times. I wasn't crying pa eh. Pero lumuluha na ako. I was panicking. I called my brother. Sabi ko, Kuya, uwi. Kuya, si Miggy. Hindi ko sinabi sa kanila na Miggy was about to go. Sabi ko lang, si Miggy. And then I saw him, may nagbababble yung bibig niya. Yung sarili niya laway, hinabol niya, hininga niya. And so I decided to say thank you to him. I said, anak, kung pagod ka na, old dog ka naman na, anak,
pahinga ka na anak. Thank you, sabi ko sa kanya. Salamat, thank you anak, for 10 years kasama kita araw-araw. Except yung mga out of town ko, out of the country ko, but you've been with me. Maraming salamat, no? Maraming salamat, thank you. Araw-araw ako sinamahan sa buhay. Nakita mo akong nakalipad sa karera, bumagsak, nakakabangon. Nakita mo ako ng problema, umiyak, nagkasakit, nasaktan. Ikaw ang piping saksi sa lahat. Salamat anak, thank you very much. Thank you anak, salamat, salamat, salamat. Thank you anak, pahinga ka na. Pahinga ka na anak, old dog ka na. By the way guys, 6 months ago sinabi ko na nagpinalitan kong tawag ko sa kanya, no? Old dog Kuya Miggy, because I was trying to prepare my heart that it's inevitably it will happen. Sabi ko, nak, old dog ka na, nak, old dog ka na, pahinga ka na. And I was kissing him dun sa likod ng tenga niya. And then he took, I think, 6 breaths na malalim. Kasi I was stunned eh. Napaano ako ng konti, napaangat ako kasi hinahalikan ko siya nun. He took like 6 breaths. Sa ikapito, it was a very silent and peaceful breath. And then he was gone. And then he was gone. Nakadilat pa yung mata niya. That's when I cried. That's when I cried. That's when I knew that the house will be different house forever because wala na yung presence niya. But I'm glad it happened the way it happened. I'm glad na nagpaalam siya sa akin na maayos. He could have died downstairs. Inakyat niya ako dito. And I'm so proud that he chose to say goodbye to me. And noon, tinawagan ko na si Kara. I was crying. Video call ko siya. I showed Miggy Boy to her. Tsaka hindi ko kasi alam kung paano nga sabihin kay Chloe. So I called Kara before calling Chloe kasi hindi ko alam how to tell Chloe. So finally, I called Chloe and I told Chloe, na sumunod ka sa aftercare kung saan ako makakahanap. Bakit da? Sabi niya, because Miggy is no longer with us. Wala na siya na. And then she was crying over the phone. Chloe was a silent crier. So that's how we lost Miggy Boy. So today, it's 7:21. It's a Monday, no? Day of Valor ngayon. I am on my way to collect his ashes kasi pinakremate namin siya. I've had Miggy Boy for barely a decade. He lived a full almost 13 years, no? Full 12 years. I know in my heart I'd given him, you know, yung buhay na kaya ko para sa kanya, na fitting para tawagin ko siyang family member. Papunta tayo sa Precious Boss sa Congressional para kunin yung kanyang ashes. One of the very few last car rides he is going to enjoy because he loves car rides, especially na mag-isa pa siya. Inaaso ko until ang dami na nila, may mga kalaro na siya, so pwede na siyang iwan sa bahay, hindi laging kasama kasi nga kumbaga he's got his own group na, si Miggy, si Toshi, si Charcoal, si Mocha, si Mushroom, si Coco, and then came along Bert. Dagdagan kami ng Beverly the Rabbit, and then the latest addition is si Miming. So this is a very very sad drive
para sa akin. And I decided na I want this moment na kunin siya, no? After being cremated. Hopefully, yung kanyang urn box looks good. I chose a photo na good looking siya during his prime. Sobrang painful. But yun lang talaga ang buhay ni Miggy Boy. He did not die in pain. Wala siyang sakit. He was healthy. He lived a full life of a dog. Sabi nga nila, at 9 years old, matanda na talaga ang dog. So any years after 9 years old, every year is a bonus na. And Miggy is supposed to be 13 this November. Masakit, but I wouldn't wish na sa ibang paraan ko siya nawala. How it happened was very profound kung paano siya nagpaalam sa akin. So yun, I miss Dad. So let's go. Get my boy. We're here na. Andito na tayo ngayon sa Precious Pause. Binabakante ko lang yung upuan kasi baka walang maupuan si Miggy Boy mamaya. Tabi kami mamaya eh. On our way back. Kasi sasama ko siya sa work mamaya. So he can, I think for the very last time, makasama ko sa programa ko. Total holiday na muna. So andito tayo ngayon sa Precious Pause. Ito po siya. Very unassuming yung lugar nila. You have to honk your horn para pagbuksan ka nila. So let's go and get my boy. Double check ko kung tama po yung name breathing dito. Part lang po ng ano. Not everything. Ay, nandito po sa loob. Hindi po yung coffin po. Double check na lang. Ano nakalagay dito sa ano? Dito po sa small na box yung fur po niya. Then sample ashes for the pendants. Para in case na mag-avail po kayo ng pendants. Yan po. Pag umorder ako ngayon, gano'ng katagal? Bilis lang po. Mga? Siguro po wala pa po. 15 minutes. Can I avail? And just like that, last car ride. Let's go, anak. Let's
Let's go home. Diyan ka lang. I'm gonna miss this boy. But then again, I lived a wonderful life. Lived a wonderful life, and he was a wonderful family member. Kasama ko siya ngayon. Pinagawa kita ng pendant niya. Oy, sige. May ashes niya sa loob? Meron, nak. Nag-isa tayo. Okay. Pogi niya sa box niya. Anong picture yung nakalagay? Yung pinost ko. Yung whole body siya. Yung baby pa siya? Noo, yung prime niya. Mamimiss ko siya, nak, pero that's the end of his life. Eh. Full life naman siya. Enjoy din naman siya. Naman siya pinabayaan. Oo naman. Oh, sige, nak. Hanggang mag-drive na ako. Nasa stoplight lang ako. Okay. Ingat kayo, Paul. Bye-bye, nak. Love you. Bye. Love you. So, nasa office na ako ngayon, guys. So, ayokong iwanan si Miggy Boy dito sa kotse. So, yung precious pause, may silang binigay na parang note card. Basahin natin. Sabi dito, to remember is another way to love. Ayan. So, merong parang ano to. Parang poem. Sabi dito, ano. Poor prints left by you. You no longer greet me as I walk through the door. You're not there to make me smile, to make me laugh anymore. Life seems quiet without you. You were far more than a pet. You were a family member. Aww. A friend. A loving soul I'll never forget. I will take time to heal, for the silence to go away. I still listen for you, and I miss you every day. You were such a great companion. Constant, loyal, and true. My heart will always wear the paw prints left by you. So, naiuwi ko na si Miggy Boy. Na ipatong ko na siya dun sa pinaka-common area namin sa second floor. Nasa third floor kasi ako. Malungkot na masaya yung kanyang homecoming. So, yun. Gusto ko tapusin ng vlog na to by remembering Miggy Boy as the son I never had. The human son
and ever had. Thank you for watching this vlog and thank you for sending me your well wishes. I appreciate it. Thank you for watching. Bye-bye.